Ngayong araw, ating kilalanin kung sino nga ba si Marella Salamat. Si Marella Biena Salamat ay isang Pilipina road cycling racer. Ipinanganak siya noong April 24, 1994. At panganay na anak nila Engineer Rodolfo Salamat at Doktora Maribik Salamat. Bago siya pumasok sa larangan ng cycling, ipinakilala muna si Marella sa bowling ng kanyang ama sa murang edad na 9 taong gulang. Para maranasan niya ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa at para matuto siyang magbigay ng respeto kanino man gaya sa kanyang mga kasamahan sa kupunan, coach at maging sa kanyang mga kalaban. Ano man ang maginhawang buhay na meron si Marella, siya ay dumanas ng depresyon at anxiety. Dahil siya ay biktima ng bullying dahil sa kanyang malaking timbang. Sa halip na hayaan niya itong maging dahilan ng kanyang pagbagsak, pinasok ni Marella ang cycling noong 2013 upang matulungan siyang magbawas ng timbang. Wala siyang kaalam-alam na sa pagbibisikleta ay magkakaroon siya ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Nakitaan si Marella ng talento at kakayahan upang maging kampiyon sa pagbibisikleta ng isang national coach na si Cesar Lobramonte. Noong siya ay nagbibisikleta kasama sila Edward Co at Orlyn Batistin na kanyang mga bowling coach sa Mall of Asia Grounds bilang bahagi ng kanyang cross-training. Hinikayat siya ni Lobramonte na lumipat sa cycling dahil sa kanyang pagiging masigasig at determinadong manalo sa gintong medalya ng 2015 Asian Games at Women's Individual Time Trial Event. Isang taon lamang nakalipas nang siya ay manalo sa 2016 World University Cycling Championship, nagkamit si Marella ng bronze medal sa Women's Road Race Event. Nagwagi rin si Marella bilang 8th placer sa 9 Leg 2017 Biwase Cup Tour of Vietnam, habang sa team classification event ay pinangunahan niya sa 7th pwesto ang Pilipinas. Ano man ang maraming tagumpay na nakamit niya sa kanyang unang taon sa sport, kinakailangan ni Marella na isakripisyo ang kanyang pag-aaral na naging ugat ng hindi nila pagkakaintindihan ng kanyang ina dahil hindi ito pabor kay Marella na kailangan isakripisyo ang oras ng pag-aaral sa pag-sports. Ang buhay ni Marella ay nagpapatunay na kahit tayo ay nasa tuktok ng ating pangarap, may mga pagkakataong magdudusa ang ilan sa parte ng ating buhay dahil sa sakripisyong ating gagawin. Isa sa mga nakakalungkot na katotohanan ay hindi natin makukuha ang lahat sa buhay, ngunit anuman ang problema na kinakaharap ni Marella, pinagpatuloy pa rin niya ang pagbibisikleta na may buong dedikasyon upang mapatunayan sa kanyang mga nasa paligid na lahat ng kanyang pagsasakripisyo at paghihirap ay magbubunga. Isa ito sa malaking patunay na si Marella Salamat ay isang star ng Philippine Cycling.